guys, papunta ko dun sa isang lugar na maraming nag-migrate na mga ibon. Titingnan ko ngayon kung nandun pa sila. Kasi kahapon nandun sila, ang dami nila. Malapit lang naman yung dito sa lugar namin, so puro mga 1 kilometer lang nandun na sa may kamay ni Jesus. Kasi tanaw na yung kamay ni Jesus dun sa lugar na pinupunta ng mga ibon na nag-migrate dito sa lugar namin. So ayun lang yung kamay ni Jesus, sa dulong yun kitang kita siya. Tapos yung mga ibon dito ko titingnan sa lugar na ito, ang mga dito sa palayan. Mayroon ngayon pero kukunti pa yung mga ibon. Guys, nandito na ako ngayon sa lugar na sinasabi ko kanina na pupuntahan ko. Ipakikita ko sa inyo yung mga sinasabi kong ibon na nag-migrate dito sa aming lugar. Pero kukunti lamang ngayon yung nandito. Malaki yung palayan dito. So siguro may area sila na pinupuntahan malapit sa kamay ni Jesus. So babantayan ko rin sila dito. Baka mamaya ng konti, babalik yung iba. Kasi kahapon ang dami talaga. Gandang tingnan kasi nandun sila sa palayan. Bali malapit lamang po itong area dun sa kamay ni Jesus. Ayan sila. Ito po yung area na sinasabi ko kanina na maraming ibon na nag-migrate. Pag mga ganitong panahon po, mga October, November, ang dami dito sa lukban. Hindi ko lang alam kung pagdating ng December, umaalis na sila. Ayan, sama-sama sila doon sa isang lugar. Ayan, nagpapakiramdaman yung kabayo at saka yung ibon. Ayan sila, lumipat sila dito sa layan. Lumipat sila dito sa may parting palayan. Pero kukunti pa ito ngayon na yung dumarating. So ang gandang tingnan talaga. Ayan sila guys. Inabot na sila ng ulan dito. Dito sa lugar na to. Pero hindi pa rin sila umaalis eh. Ayan lang sila. Hindi mo talaga pagkakamalan na mga ibon sila. Halos hindi sila kumikilos. Ang lakas na nga nung ulan at saka hangin dito, pero ganun pa rin sila eh. Nakatigil pa rin sila dun sa lugar. Ayan yung iba. Dumating yung iba, lumipat dito sa tubigan. Nandito ngayon sa palayan yung iba. Nangangain sila.